Dyan. Tama naman. Tama ka dyan. Ganun naman talaga yun. We're Snarecasters. I am Butters. Kama ko si Midnight. And game number one, nakuha ng Bren. Game number two, mag-iiba ba ang nangyari? Mangyari. Alam mo, nakakatakot dito, Kuya Butters. Again, 100% yung win rate ng Harith ng Bren Esports. And mind you, kahit si Ribo, 100% yung win rate niya kay Harith. And siya yung maglalaro ngayon, surprisingly, si Yuji yung nakatuto kay Franco. Kakaiba pala, no, pagka masyado mo tinagasan yung Ribo, pero pasok na tayo sa game, mga kaibigan. Up. Reaches the battlefield. Smash them. As we can see, all troops deployed. What's happening here? This Hany, this Yu, Ribo going to the mid lane, and they switch it up. Lumang bago, lumang bago. Si Yuji pa rin, si Yuji pa rin dito. Kasi tinutok niya kay Franco kanina. Pero yun na nga, pakilala mo natin, Kuya Butters sa side ng Signal Ultra. Tets on the ground. Disanya as the Caritas D on the Alice. Pero bago natin pakilala yung natitirang Signal Ultra dito, Coco, sinuntok lang naman. And view sa kanyang show, Yahoo on the Hayabusa. For the side of Bren, it's going to be Ribo on the Harith. Haze will be the Akai. Pain as the Franco. Coco, Algios. Algios. Doon na sinabi sa atin. And Yuji will be the Esmeralda! Oh. And view! Pinatikim ng sapak dito si Coco agad. Oo, oh, sexy naman. Sabi niyo dito, tara suntukan, Huwag na mag-ML, suntukan tayo dito. Pero sa ML lang naman sinusuntok. Mm-hmm. And it's surprising na ang gumagamit dito ng Grok ay si Tets. Seeing that D is actually the better Grok player out of these two. Pero ang sinasabi lang nila dito, they don't really use this as a mage. Mm-hmm. Eh, sinabi mo nga ito kanina, di ba? There is utility. Draft, yes, yes. Utility, Alisto for Signal Ultra. I think that's to answer yung teamfight superiority ng Bren Esports dito. Kasi kung titignan mo, there's so much damage. Pero ito, nahuli si Pain. Pero makakatabo naman siya dito. Signal Ultra, maghahabol pa ba? They just want the buff dito for both sides. Muntik na, mahook. They just actually wanted to go for the steal. Pero knock-up after knock-up. Haze dito trying to get away. Flicker in, only fast. Sinikmuraan. Oo. Signal Ultra dito, they're responding with the meta na binibigay ng Bren Esports. Pangalawang Franco nyo na, okay, mabilis kami mag-adjust. Nabasa na namin yung gameplay nyo kanina. And they are now finding the proper rotations para ma-shutdown yung Bren Esports. And right now, Few, tingnan mo yung ginagawa niya kay Coco dito. Few actually getting stunned. Sayang yun, if ever man hindi siya na-stunned doon, he could actually go for more aggression, yep, kay Coco. And ito lang naman yung kailangan mag-uwin kay Algius eh. Huwag mo siyang pakuhain na stacks. Mm-hmm. Just try to see or just try to harass him at a point na hindi pa siya nakakuha ng enough stacks. Kasi in terms of trades, he will never win. Yep. And I do like yung ginagawa ng Bren Esports dito. No? They panel Harith on the mid lane para lang makuha niya mas... I mean on the top lane para mas mabilis niya makuha yung level 4 to find the earlier rotations against Signal Ultra. Kasi again, looking at the lineup, kailangan nilang i-shutdown kagad to. Pag umabot na ng late game, nakakatakot yung Hayabusa. And wala nga namang ano, wala nga namang pushing... Medyo kulang yung pushing capability ng Signal Ultra. Pero nakakatakot pa rin yung late game prowess nila. Look at the levels dito. Ribo is at 5. Everyone from Signal Ultra is at 4, except Yaku, kaka-level lang niya. Pain is still at level 3. So this is the economy in terms of XP na pinapakita na sa atin ng Signal Ultra. This is their trademark rotation. Yep, ito. Turtle for Signal Ultra. Bren Esports will look to contest. There's a mark here on Tets. Nakuha pa rin. Nice! Kali tayong Turtle dito. Pero ito, lalaban yung Bren Esports. Mapapatay nila si Grok. Tuloy-tuloy. Hinahabol si dito. Bawal katumakbo. Pero napatay ni Alice. Si Algius dito. Yuji tumatakbo. Akai shutting down. Si Carita. Di, hindi pa tapos si Ribo dito. Ahabulin pa niya yan. Pero merong tao din sa likod. It's Few chasing down Pain. Pero Yaku will just force Bren Esports away. And Yaku just wasting time there. I don't really think na dapat nandun lang siya. He was trying to protect. Sabihin natin dito at Cho na mas mobile sa kanya. If he ever just pushed the lane out, that could have been more damage on the mid lane tower. Yeah, Bren Esports dito sa mid top lane will look to push. Pero ito, merong din namang utility again si Alice. Ito yung sinasabi mo kanina, yung utility Alice ng Signal Ultra. It is to stop Bren Esports from taking those early objectives because of the sustain. Yes, and kung papansin niyo dito, in terms of Bren Esports, they don't have sustain. The only sustain that they have is the shield sustain na nagagaling kay Yuji. Mm-hmm. Pero hindi yun tumutulong sa lahat ng teammates niya. Yep. Sa kanya lang yun. Kumaga Signal Ultra, pwede sila mag-play around dun sa area ni Alice. Yes, sabihin nating makunat yung Esmeralda, pero anong gagawin ng Bren Esports kung hindi nila pansinin si Yuji and patayin nila yung natitirang apat sa side ng Bren Esports? It's actually very refreshing for me to see Yaku go for the Hayabusa. Okay. And right now, D just going in. And wow!
Ang snappy. Yep. Ang snappy nun. Inaabuse na talaga nila yung every time magpo-cooldown yung ultimate dito. Again, ito yung condition ng Sigma Ultra. Every time may territorial control ka with the ultimate of the Alice, you can find pickoffs on the side of Brink Esports. Kasi ano yung sasagot nila? Sa Aman Force, yung na-ikot ni Haze, yung sayaw niya. Asan yung teamfight? At tignan mo kung gaano kataas yung game IQ ni Few dito. Just knowing how to play these heroes. I mean, kaya nga nagkaroon sila ng onting exchange dito. Kasi ang sabi nila is Yaku might actually go for more mages this time around. But still, Few, nasa same dimensions pa rin sila. Yaku still going for the Hayabusa, Few going for the Cho. So, ang daming pwede. And Sigma Ultra dito, they know that they have the levels advantage. Alam nila, lamang na lamang sila dito against Brand Esports. You will not be able to take this turtle for free. Sabi nila dito, and Tets is now looking to position against Brand. Hinahanap nila yung proper opening. They want this turtle as well. And sa mid lane naman, nag-confirm lang si Yako dito. UG will look to rotate. Sabi niya, tutulungan kayo mga kampi ko. This is actually right. Wala si Coco dito, and Coco just giving vision sa mga kakampi niya. Going for the Hayabusa. Mid lane turret is destroyed. Harris, mga kaibigan, and Rebo. Rebo just actually taking down Hayabusa dito. But right now, we're seeing Desanya with the knock-up. It's there. Rebo with the intercept. At makakatakas ni Desanya, but still, oh look at Desanya going in. Zaman Force, pero nahuli siya dito agad, mga kaibigan. Few trying to go for Coco, and mega kill on Few. Ito na yung sinasabi natin. ML na ML si Kuya Few dito. Kuya Butters, grabe naman. Brand Esports looking to push this bottom lane. Pero napaka-unat nung utility na Alice. Pero papatay pa rin naman yan. Pero may punish. Mapapatay yung Akai! And G! Oh my God! Signal Ultra, kahit napatay si Alice doon, it was a trade-off. Masayang-masaya na siya doon. And Few just actually staying there near the brush. And Pain. Nakornyak naman si Pain ngayon. Bakit ba ang hilig ng mga player natin ngayon na nakukornyak sila? Yung dito again, ikaw na mismo nagsabi, nag-aabangan lang siya ng masisipa dito, nag-ahamon ng away si Kuya Few. Makikita niya si Pain, pero the real objective is the turret. Brand Esports cannot really do anything to contest this. Nakapwesto rin si Kadita on that bush. Kapag may lumapit, they will go for a face. And Desanya just going in, trying to go for the first. Knock-ups are there! And Coco dito, talaga na shutdown na sila. But still, nahuli dito si Tets. Tets in the middle of everything, but still Few. He has an answer. The Wave of Dragon is there. Pain! Pumasok si Didito with his ultimate and everything in between. Pero ito, Harith just trying to take them down. D using his first skill to get in and out of the fight. Yaku dito tumulong na, and Yaku just dealing decent damage. Not as explosive, pero Yaku will go down. Oh, Brand Esports. They've punished Signal Ultra for overstay. Ito na, holy ang UFO! Hinahabol na mga kaibigan sa akin dito tumusok, tumakbo, but still... Brand Esports, 4 kills to 1. Alam mo yung si Rena, hinabol ng UFO. Medyo mahirap yun. Signal Ultra dito medyo nag-overstay. They should have been happy with the face check na ginawa ni Coco kanina. And after the third takedown, they really had no objectives there. You can say na may sustain pa si Alice, pero kulang na yung damage at that point. Kinumit na rin yung ultimate ni Desanya. And it is gonna be an objective. Another one for Brand Esports as Harith takes down the turret to sa may top lane. UG in the middle lane pressuring them as well. And look at the split of the map na ginagawa nila against Signal Ultra. Brand Esports is just controlling the resources away from them. Si Rebo tsaka si Pain mag-beste na dito. Hindi iniiwan ni Pain si Rebo. Kapag anong ko po si Rebo, nandun lang siya sa bush. Ginagawa lang niya, nag-aarap lang siya ng kung may mahahatak siya. And if ever man, they can actually isolate him inside the Zaman Force. Ang ganda kasi ng combo, di ba? Hatak tsaka Zaman Force. You have two ways to get inside Signal Ultra. Pero ito, nagkasuntukan sila may top lane. Oh, stun is there. Coco, the fight between the offlaners. Oh, shadow in, shadow out. Few is down. This is the perfect time for Brand to actually fight while charge out. And they might get another objective here. Probably not the Lord kasi si Aljus is natataas pa. Doesn't really have the ultimate kasi kakagamit kaya lang kaya ko. Ganda nga na ginawa ng Brand Esports dun eh. They know na wala nga si Yako on that teamfight and they found the perfect opportunity para mahuli si Few dun sa may bandang Lord area. Signal Ultra, they lost a hero here and Brand Esports might look to capitalize once again. Yung punishment ng Brand Esports dito sobrang taas pa rin. So, ibig sabihin, if they know, alam nila yun. Tama ka dyan. Pagtugma. Pagtugma, tama. Rebo. Ito lang talaga eh. The game plan for Brand Esports is to not fight into the wall na meron dito yung Signal Ultra, literally just because they have the drop. Oh, hey. Brand Esports, on the other hand,
They're just taking down towers, they're trying to take down the objectives. And that's the idea. That's the main idea dito, mga kaibigan, na hindi nila bibitawan sa Signal Ultra. They know that Signal Ultra needs a lot of farm, and at the same time, I'll just need the stacks as well. Not really the items, but more on the stacks. Yep. Kasi 154 on the Aljus is... Oh, Yaku! Oh. Yaku dito, just trying to get away. He's even using, mga kaibigan, yung kanyang Hurricane Dance dito, but they actually mistimed Yaku Ribo? There. Here comes the wild charge. Ribo, in the middle of everything, and D using his ultimate, just trying to sustain in and out, pero, oh, nahuli ni Pain si Yaku! And Nako the flicker in will actually pay off. After the takedown, Coco Brand Esports, they found Yaku in lalabo kasi dito Yuji on the backlines. But the real target from Few is on the top lane. It is Ribo sa kanyang Harit and mapaparay nila yun. Isunod muna yung mga heals ng Brand Esports. Masyadong masakit yung show natin. Another ultimate coming in from this Harris. Pero Haze, sumasayaw na sa kita. Pandango, Brand Esports, kailangan yun mag-back. And Disanya will just clean up the Akai here. Hindi pa sila tapos. Naghahanap pa ng target ng Signal Ultra dito. Pero medyo malayo na si Pain tsaka si Yuji. Yun yung pinaka-weakness ng lineup ng Brand Esports dito. Alam nila na kailangan nila matake yung fights na pabor sa kanila. Kasi yun yung kahinaan ng isang Franco. If Franco gets in the middle of everything na force engage siya, you need to choose kung sino yung huhulihin mo agad just because alam mong hindi kayo pwede magpa-initiate ng ganong kadali. Yep. At the same time, kailangan mo mag-reposition. As much as possible, you'd want to be the one initiating team fight. Yes, nahuli mo si Yaku, pero hindi kumonekta yung sayaw nung Akai. And at that point, Signal Ultra, medyo chaotic na yung team fight and it is favoring them. Kasi kung titignan mo yung mga heroes nila dito, they have sustain from Alice. Wala siyang pakialam kung nasan man siya sa team fight. You have a Grok. Kung magdikit-dikit kayo sa bato, talagang makunat yan. And Signal Ultra, they can dictate team fights against Brand Esports. Lalo kapag walang maharap na proper target si Pain. And even using the ultimate just to spot out Signal Ultra players here, ayaw nila dito magbigay ng isang easy lord. Kumbaga ito lang yung pinaprovide ni Coco as of now. 164 siya, he's just trying to give vision oh, ng kalaban and Few. Munti ka para na. May magnet si Few kay Coco. Oo, sabi niya may pangit dito eh. Grabe ka naman. Pogi. Hindi naman ganun yun. Yaku. Trying to split push, pero naabot talaga siya ng Brand Esports dito. They know they have the capability to take down si Yaku. So we might see an engagement here from Signal Ultra, pero tumanong lang si Haze. He knows medyo ligtas siya and hindi madi-displace si Akai dito. Okay, so at least for the side of Signal Ultra, nasa kanila pa rin naman yung lamang. Aljus just pushing the lanes. Pero ang ginagawa niya lang dito, there's this certain point sa mapa natin when he almost hits the river, umaalis na siya. Yep. TP's out. Alam niya na kailangan niya ditong i-limit yung kanyang farming just because andali umikot ang Signal Ultra dito and may isang tao na naghahanap at naghahanap sa kanya, which is you. Exactly. Ilang beses niya na nakita yun, ilang beses na siyang pinuntahan ng Cho sa may top lane. So alam na ni Coco na siya ang primary target ng Signal Ultra dito. You'd want to shut down si Coco in this game. Brand Esports, you can take this definitely sa late game, pero Signal Ultra nahuli. Is way better. Here comes the indication. Wild charge inside and they actually disengage dahil na nabato ni Dio kanyang ultimate. That's the thing about Alice, kailangan mo siya patayin ng sobrang snappy. If you don't, kailangan medyo umalis na kayo just because the control that will come out from the Alice, medyo mabilis yung cooldown ng kanyang root. Yeah, tsaka ang daming mo kinukubit na resource mula sa Brand Esports. As much as possible, yun nga yung ginagawa nila kanina. Lahat ng kailangan nilang ibato, lahat na pupunta kay Yaku. And that is the clear condition for Signal Ultra. They want the chaotic team fights. Kung hindi man masunod yung mga gusto ng Brand Esports, yun yung time na lalaban yung Signal Ultra. And Ribo. Pareho sila ng sabihin na natin. Ribo dito, nasa parehong sitwasyon siya kanina, Desanya. He got a lot of kills, pero hindi pumapabor sa kanila yung objective. Yuji dito trying to run away the Esmeralda, and this is the perfect pick-off. Kung gusto niyo lumaban, mga kaibigan, mamaya-maya, nahuli si Dawn. But still, hindi nahuli na si Alice. Nahuli si Alice Dawn, but he can get away. Coco, on the other hand, is just pushing on the top lane, pero Hayabusa going head-to-head against Dawn. Oh my God, Brand Esports! And ang pagbangon ng api! Coco getting back at Yaku, mga kaibigan, para sa lahat ng ginawa niya. Again, with the information given to them,
yung Hayabusa na si top lane, he was defending against the Aljus. Kahit pa lumalaban yung Signal Ultra dito, they were looking to kill Yuji. Sabi ni Payne dito, sige, huhook ko yung Alice and we will still get the upper hand in terms of objective doon. Nakapatay pa yung Bren Esports and Signal Ultra will look to contest yung Lord ng Bren Esports dito. Pero the knockout is there. And Tets trying to run away. Oracle on the other hand will come out from the Esmeralda. Hayes here. And medyo nag-hi-hello sila dito ni Kuya Hayes. Oo, nag-aambahan lang yung mga yung dalawang teams natin at this point. Just trying to control this area near the Lord as much as possible. Both teams, they want that objective. Pero again, for Signal Ultra, kahit tumatagal yung game, medyo masaya sila. They're scaling in terms of heroes here. Kahit masabihin natin, they have an Alice that is still a utility na napakahirap patayin on the side of Red Esports. Ang daming resources na kailangan nilang i-commit para lang mapatay nila si Team. If you're Signal Ultra, you might... If you're a Signal Ultra fan, medyo kailangan masaya kayo dito eh. Because looking at the net worth earlier, may dalawang nasa 10k mark na sa kanila, Few and Yahoo. So that means they have more chances of winning. Pero Bren Esports dito, as we've mentioned earlier, in terms of macro play, they are the kings. Yep. And look at here, four heroes in the middle lane for Bren Esports. Wala yung Aljus. He can follow up naman with his ultimate. Pero Few is just trying to control Coco, making sure na walang Aljus sa teamfight na pwedeng ibataw ng Signal Ultra dito sa bandang Lord. And ayun, nag-aambalang sila. Pero dalawa na yung heroes ng Bren Esports dito. Few, he might fall here. And they want to fight this, mga kaibigan. This is a 3v4 situation doon sa may baba. They can actually take this. Tex will go down. Pain, mga kaibigan, going 1v1 with Yaku. And here comes Hayes. Hayes dito just trying to get away. Ooh. And Yaku will take down Pain. Pero may sagot si Hayes doon. Kinorner na naman, Kuya Butters. And si Sanya rito, mahuhuli pa ni Ribo. And Ribo getting chipped down. Pero sabi niya dito, I will get that kill. Thunderbelt on the Aljus. If they go straight for the Lord, pero may tao na nag-aabang. May nag-aabang. Kaso wala siyang buhay. Eh, yes, it's ultimate. Yep. Pero tingin natin kung makokontest. Asan yung mga heroes na... Eh, alam ni Yuji! Nice! Pero Yuji! Hindi ka si Falcon, pero huli ka! Eto, James Bate, nag-aabal. Inel! Until! Tamang life kill ka lang dyan, oy! Bren Esports, even though the information was already abused, by Signal Ultra, dalawang heroes sa may top lane, sabi nila, lalaban tayo, pero Bren Esports, they still managed to take the team fight away from Signal Ultra. And right now, for the first time in forever, they have tasted the gold lead for Bren Esports, and they are now pushing in front of the middle lane turret ng Signal Ultra. Hayes, talagang umaamba na lang siya dito, subukan yung lumabas. Alam mo yung ginagawa ni Didon? Wala naman siya eh, nakatambay lang siya dun eh. Binato siya ng star. Sabi ni D, oy, teka, nakakita ako ng bulalakaw. Yun yung nag-iisang stack na ayaw mo kunin. Oh my God! RG, D, getting caught out! Winter Truncheon na to sa may gita! Patay pa rin! Ultimate. The silence is there! And right now, Bren just marching on with the Lord! And they will go in! Hook will be in! Hook will hit! You? And right now, two-man knock-up! Kanita dito with the ultimate, he will just try to get away with he it! Will survive. But Joe will go down! Yaku! Yaku, pabusin sa base ng Bren Esports, sabi niya, kunin niyo na ako! Kunin niyo na ako! Tamang linis ng wave, hindi ko na kailangan kayang protektahan to, and Bren Esports, they will take all the objectives that they can, and mukhang tatapusin na nila to. Coco is diving deep para mahuli si Yaku. Hindi pa nila mapatay, they can still chase though, pero ito, Delegado, Ribo will land the Zaman Force, and mapapatay pa rin nila si Yaku. And Yaku, the final line of defense here for the side of Signal Ultra is Grok, Kadita, and Alice. And this is the thing. Ito yung pinaka-problema ng isang Alice. Kapag ka hindi ka nauna or hindi mo nakuha yung entrance na gusto mo, which is technically, sobrang capable ni Alice na gawin yun, hindi nyo talaga ma-utilize yung ano niya, yung pinaka-kit niya. Because, yes, she can be a tank with his ultimate on. Pero with it off, she's just a typical mage. Yep. Again, you said kapag napatay mo yung Alice na Snarry, walang problema. Pero kung wala siya rin sa teamfight, literal, walang problema. Bren Esports, right now, they have amassed a 6,000 gold lead against Signal Ultra. Anong late game? Late game, palabas lang yon. Bren Esports, they want the game against Signal Ultra right now to secure that they fall down to the lower bracket. Signal Ultra, ulitin nyo yung run ng Season 2. And, Bren,
being slow but steady. Tets na huli. Alice going in. Into the Salmon Force. Look at that three-man knockup. Yung will take down Rebo. And right now, Pain is the next target. They will naturally fight this. Here comes Coco. But here comes Daddy. And look at those knockups. Nagtalo na niyang friend dito, mga kaibigan. Pero ito, Yaku, sinusubukan niya patayin si Coco dito. And look at the stacks. It's there. Oh, Yuji. And Yuji. Yuji! 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 Tumato ka sa aking patibong. Yuji boy. But still, Yuji will go down. Sa patibong niya din sarili niya. Pre, Ren Esports, muntik na silang matala doon. Ubus na sana sila. Pero Mage God saves the day. Almost team wipe na. Naligtas pa niya si Coco. Nakapatay pa siya ng tatlo. And for Ren Esports, panalo pa rin sila sa team fight na yon. Nagtalunan yung Ren Esports doon. Nagsimula sa unang tatlong tumalon. May dumating na dalawa. Nakitalon din yung dalawa. Si Coco naka-experience. Bagot Aero, tignan mo. Bungee jumping tayo. Kapag kainulat yon, ano ilan yon? Tatlo, patay, lima, sugatan. Uy! Oh, Coco, Coco! Coco, inabon si D dito. Sabi niya, op! Ako lang pogi dito. Pero D, wala siya pakialam. He will just go for the recall. Pero there's still a condition for Signal Ultra. That was a very good display ng kanilang team fight. If naipit sila sa may batuhan, and naunang makatalon yung Signal Ultra, you can just really go in and find a proper target on the side of Red Esports. First down niya kagad, then calm the sustained team fight na pwedeng dalhin ng Alice tsaka ng Hayabusa. And right now, si Grok, he knows that they're lacking damage and he goes straight for the Cursed Helmet. Whatever they can use against Ren Esports, pinapakita na nila at nilalabas na nila ngayon. Yep. Looking at the gold feed right now, Kuya Butter. 6K, pero nahuli si Pain, walang gold feed, gold feed! Hook lang ka dapat mo and Signal Ultra! Hindi pa mapapatay. He does have the immortality, will he fight this? D, just trying to run away. Knock-ups after knock-ups, Carita going in. UG, mga kaibigan, nahuli si Sanya dito. But still, Coco, na-isolate na naman siya dito. And it's 1v1! Oh! Two stacks, mga kaibigan! Sinapang! In-uppercut! In-uppercut pababa! Pre, si Coco, gusto ibang away. Sabi niya, alis ka rito. Oh, ito. Sabi niya, wala, abase namin to. Walang lalapit. Tets, lock. Ito lang. Sabi niya, doon ako sa kabila. Bakit? Checkpoint. Tets! Op, Yaku, going in. D, with another ultimate. Oh my god, Yuji. And Bane, Yuji, wala silang pakialam. Carita will go down. Yaku is down. And the two utilities are the only ones alive. Ren Esports, they just know that they're so far ahead right now. Ito hook, na yung problema natin kanina. Hook! Di na! Hoy! Munti na, iba pa gusto! Si Pain, advance mag-isip! Nasa harap mo na, iba pa gusto! Wala, sabi niya, ay, pupunta dito to. Sabi niya, atat umuwi ito eh. Oo, ayoko sa'yo. Then ito, tingnan mo yung buhay na naman ni Yuji. Mas malaki pa yung buhay, yung shield niya kaysa... Uy, yun lang napatay si Coco. And nahuli si Coco dito, just actually using Chase Fate to close the gap. Yuji dito, mas malaki yung shield niya sa buhay niya. Ganun na yung lagay talaga dito ng Esmeralda. Mas white pa yung HP niya sa polo mo, Kuya Butters. Tama naman. And Ren Esports. Pero paramdam ko, parang silver yan eh. Oo. 6K pa rin naman yung gold lead dito. And 6 kills din yung lamang. Pero right now, Signal Ultra, wala silang dalawang outer turrets dito. They are forced inside their own bases. And Ren Esports, pwede naman tayo maghintay. Kontrolin lang natin lahat ng resources ng Signal Ultra. Pero lalabas yung lima dito. They want to contest Ren Esports. Ito na ba yung comeback kings na tinatawag natin? Signal Ultra, can they pull this off? If they do, I do feel that they're cementing themselves. Joe, getting caught out. Yung mga kaibigan, nagkaulihan na dito. Knock up on four people! Alam na knock up on four people! God, and talo na naman sila dito. DJ Rebo, nandang may pinakalikod. Web the Dragon will actually take him down. Pain, mga kaibigan. At susunod na casualty. Akai, Yuji, with Yuji. The immortality. And he can get away. Coco dito, trying to get view. Habulan, mga kaibigan. Batok sa ulo! Pre, si Yuji, immortal! Sige, suntukan tayo! Ayun lang, napatay siya ni Yaku. Pero that straight the team fight from Ren Esports, ang ganda na sana ng ginawa ng Signal Ultra dito with the perfect knock-up mula kay Cho after living from that engagement. Nagkahabol na sana. Pero ang problema, wala pala si Coco and hindi pa na na-experience yung sustain na dinadala ni Esmeralda. And wow, ito na nga sinasabi natin, Ren Esports, if they don't get their perfect initiation, that is going to be very hard for them to actually turn it around. Rebo, lagi siya nahuhuli ni Fiu dito. And that is the big problem for the side of Ren Esports. Yung main damage dealer nila as of now, na super consistent talaga. Kasi si Coco dito, kailangan niya mambato. Kaya ako dito, naging target na naman
Siya yung talaga yung pinaka-favorite. Yep. Uy, teka, lalabang ba Brain Esports dito? It's just two heroes mula sa kanila. Pero Sing Ultra will still give the respect that Brain Esports demands. Ang hirap din kasi ng teamfight ng Brain Esports dito. Kahit mahuli mo si Pew, that is a show na kapag nabuhay, syempre, magdidikit-dikit kayo para patayin siya. Kapag nabuhay siya dito, there's a follow-up knock-up. Tapos lilinisik kayo ni Yaku. Necklace of Durance is picked up by D. Another utility item just to take down the steal potential ng mga meron dito ang side ng Brand Esports. Yung pacing ng laban natin, hindi mo ma-predict eh. Kasi Brand Esports, they just need one more big team fight dito just to win the game. Pero both teams naman dito, they don't really have that marksman potential na mag-take advantage ng 24 or 25 minute game natin ngayon. For sure. And right now, look at the net worth. Closing in dun sa 100k mark. Mayaman pa sa mayaman yung mga heroes natin dito, Kuya Batas. Pero ito, it all boils down to execution. Nahuhuli si Ted, pero may immortality naman yan. Brand Esports, talagang umaamba pala sila dito. Revo! Nahuli sa may gitna. Chrono Dash to actually get in and out. And look at that. Another jumping party dito. D using the Winter Dungeon. And look at that. Revo will go down. Another wave of the dragon. Ito yung pinaka-problema nila. Pero sabi ni Pew dito, we still want to chase. We are the comeback kings. And we want to come back. Pero nandun si Yaku. Dinala dun sa base ng Brand Esports. And wow. Dalawa na lang sila dito. Dalawa na lang sila dito. They need to go back. And that is the huge... Oh, the hook that is the big problem, mga kaibigan. Pew with the wave of the dragon. He will actually push out Coco. Wala na panghabol yan. Malayo and yung mga Yaku, tropa niya. Yaku, they will get away. They will get away unpunished. Yep, and Signal Ultra, they just find ways para makalaban dito against Brand Esports. They're always finding the initiation, the jump on Rebo. Pew is very consistent on his target selection. Priority niya si Rebo dito para hindi siya makapaglapag ng napakagandang Zaman Force and control the team fight on Brand Esports. Now, Signal Ultra, kanina pa sila dito, they're just contesting the Lord from Brand Esports. Alam nila kapag natapos to, lamang ang Brand. Pero ito, lalaban sila dito. They know na mahuhuli nila si Yuji. Pero medyo makunat yan. Isama mo si Pain. And this might be different for Signal Ultra. And right now, Haze is trying to position himself. Hurricane Dance still hasn't been used. The knock-up is there. Yuji falls out! Mga kaibigan, nahuli din dito. The knock-up shot. We are immobilized here from the side of Brand Esports. And D will just dash away. Yuji falls down, Pain falls down, pero that is Yaku on the side of Signal Ultra. So magre-relax muna yung Signal dito. Hihintayin lang nila mabuhay si Yaku. 40 seconds wala yung mga main damage dealers natin dito. Although buhay si Rebo again, kanina pa siya sinusulot ni Pew. And game in pause. Wow. Inom tubig, mainit. Inom tubig, mainit. Inom tubig, inom tubig. Mainit ang summer natin mga kaibigan. So, right now we're actually seeing these two teams na may oras sila para magplano yung mga next na gagawin nila. And at the same time, we need to expect the unexpected dito sa mga teams na to. Signal Ultra, they are the comeback kings. Brand Esports, they are their best in a team fight play, macro play. Yep. For Signal Ultra, for the past 5 engagements, ang ganda lang talaga ng target selection nila. Few has been consistent on taking the jump on Rebo para hindi makaharap ng proper teamfight initiation yung Brand Esports. Alam nila na kapag naunahan sila ng Brand, delikado sila. Again, we've talked about how the Franco is really good in initiating teamfights. Kapag tinanggal mo yon sa table ng Brand Esports, you'd get the advantage in terms of taking the fight against Brand Esports. Nag-iinit na ang ating mga player. Nakita nyo kanina, sobrang focus nila. But right now, it all comes down to one major fight. Berserker's Rage, nakakuha ni Rebo dito. This is a game of 6 slotted heroes. Fully stacked na si Dina lang. And ito na, hindi na Mobile Legends lalaro natin dito. Mobile Legends RPG na to. Mobile Legends RPG na to. Kuya Batas. Ito na, pero nahuli si Coco. Wave the Dragon is a bit skewed. He will still try to go for the kill. The immobilization is there. And Pew, actually using Shunpo to dodge the hook. Pero ito, maghahabol ang Brand Esports. They know that Signal Ultra just burned a lot of spells on their side. Coco, wala pa siyang minamarkahan. Mag-re-recall. Pero kakasirin si Dian. Mahuhuli. Chase dito. Pero at this point, medyo makunit na yung mga targets natin. Kapag malapit yung apat na kasama ng target mo, as much possible, you'd want to give the respect. Pew, what do they have to do? Ito kasi yung pinaka-question dyan. Brand Esports, they only need to take one tower. Just this one turret
on the top lane to just punish Signal Ultra every now and then. Bren Esports, they can take the Lord, pero ang pinakakinakatakutan kasi nalagan ni dito, pinakakinakatakutan, medyo nahirapan ako doon. D, ito yung isang main, this is the main threat for them. Yep. I think Fiu is doing a lot of damage, Yao is doing a lot of damage as well, but right now, he's getting caught out, and Coco dito with the chase bait, trying to go and chase Fiu, pero sabi niya, medyo suntok sa buwan. Yep. Hindi niya kita yung iba. And again, sinabi naman ng panel na kapag dumating ka sa late game, it's very hard for Signal Ultra to actually finish off the game. Pero with how it's turning out, sila yung nagpapanalo ng mga huling engagements. That's why we are in a stalemate right now. Nahuli lang yung isa dito from the side of Signal Ultra. And this might be the team fight na hinaharap ng Bren Esports. And D, medyo na-silent siya dito. Medyo nahatak din siya. And D will actually just dash out, mga kaibigan, again. And same process. We're going through the same things time and time again. But Bren, what will they do? Another suppression dito. Deaths. And here comes the knock-up just to save his buddy. Coco. But Signal Ultra, they cannot take their own buff. And they want to go for Yaku. Dito is the primary target. And look at that knock-up. Poor man, pero no follow-up whatsoever. Deaths dito. This is the only way, mga kaibigan. Para makalaban sila dito, they need to wait for the show. Kuya Butters, nasa labas sila ng BS. Nasa harap po ng base ng Signal Ultra. And naglo-lord si Coco if they get the team fight here. Pero sabi ng Signal Ultra, lumabas kayo lahat. Tatlo lang kayo dito. And he's looking for the proper team fight here. And ito si Coco, tuloy-tuloy pa rin sa Lord. Hindi niya sinasamahan yung mga kaibigan niya. Henry Bo, takes Yaku down. Do they even need the Lord? Now na Yaku is down, Carita is down, I do feel na kaya nilang labanan dito. Tets, he is trying to contest yung Lord ng Bren Esports. Nahuli! Si Fiu na naman! And Bren Esports capitalize on the number advantage. Signal Ultra, 3 heroes down and the Lord has been taken. Okay, Lord has been taken and wow, Bren Esports, they're just getting everything that they want. Signal Ultra, on the other hand, medyo nasa backlines na naman sila dun. Their backs are behind the rope. Malefic Roar will be on Coco. Kompleto na ako yung Kompleto Butters. Rigado na tayo dito. Wala nang hinihintay-hintay pa mga players natin. The Lord is already out. Bren Esports, as much as possible, you'd want to finish this game in one push. Kodigra, ika nga. And ito, Pain, standing in the front line. Tets, he's trying to defend against Bren Esports. Ito, papasok si Hayes, looking for the proper team fight. And Throne Rush! Yung Throne Rush ng Bren Esports! And this might be the winning moment, mga kaibigan. Bren Esports, Rebo! Rebo! Quarterfinals! And this might be it! They will win this series 2-0! And Signal Ultra is heading to the lower brackets. Rebo, wala akong pakialam sa hero. Nandito ako para tapusin yung trono. And they get the sweep 2-0 for Bren Esports. Suntok ba talaga sa buwan na makita ko ang Bren Esports na nasa lower bracket? Seems to me that this team, wala talaga silang posisyon dun sa lower bracket. Yep. Even if Signal Ultra na yung pinakakatapat nila sa quarterfinals pa lang. Sabi nila, walang champion. Dun kayo sa lower bracket, dun kayo sa lason. And we will be sitting comfortably on the upper bracket, heading straight to the finals for the next day. And Bren Esports again, this has been the story over and over again. Consistency is the name for this team. Will the momentum? Ito na lang tanong natin for Signal Ultra.